Welcome back to Let's Talk, second set together with Carl Vincent Quitoriano. Carl, let's talk about sa pagiging writer. At as we all know, nagsusulat ka, yes. Author ka ng isang book. Anong book ito? Well, being an author, I have wrote already a book entitled Kawayan the Unraveled History. This is the book. Mm-hmm. What's the title? The title is Kawayan the Unraveled History. The Unraveled History. Okay. Could you tell us about this book? The book was started when I... nagsimula kasi itong libro when I was third year high school. I was inspired on my ancestors. And regardless sa ancestors ko, I believe kasi that Kawayan has lots of potential. Maraming hindi alam ang tao tungkol sa Kawayan. So that's why doon nagsimula yung eagerness ko sa pagsusulat. So inside the book, there are 11 chapters. Can I see it? Yeah. There are 11 chapters composed of the town's history, Balanga history, the chronological events that had happened in the municipality from the past up to the present, the Kawayan under the American regime, Kawayan under the Japanese occupation, the illustrious personalities, the places to go, what else, the industry, and many more. What did you decide to write the history of Kawayan? Sino nag-encourage sa'yo or saan ka kumuha ng inspirasyon? At sinimulan mo ito when you were in third year high school, right? Well, nobody encouraged me to write the book. Basta biglaan lang kasi eh. Kasi there was a time na nagkakalkal ako sa mga ancestral files sa bahay, sa lakasa, sa baul namin. And suddenly, I see na, maraming files dito. Most of the files kasi ng history ng Kawayan, particularly my ancestors, is nasa bahay. So ganitong sabi ko. Gaya nito, totoo. Yeah. Was this Don Asterio Kerubin. He is my direct great-grandfather. He is back in 1910. Yeah, he was born in 1910. He is a 16-year reign mayor and he's the youngest mayor in the Philippines in 1938. Ito nakatago pa to sa mga baol ng mga parents mo? Actually, hindi lahat may nakatago sa baol. And sa bahay, karamihan nakadisplay lahat. Most of them kasi malalaking pictures and nakalagay sa ang iba doon nakatago. Sabi ko, maganda ata itong gawin libro kasi hindi lang naman itatago. Mas maganda ata kung malalaman tao. And suddenly, talagang nagsimula na akong nagsulat. Then, to find out, nakakita rin ako ng maraming souvenir books ng Kawayan from 1980s to onwards. So, ang ginawa ko, kinumpile ko lahat. Then, compared the history. I edited some because of my research also. Kasi, Kawayan, marami kasing dapat malaman ng tao sa Kawayan. For example, puro President Quirino. Yes. Yeah. Kung si President Quirino, we're very proud, no? Kawayan kasi maraming hindi kilala ang ating fellow Kawayenos na mga ilustrado or prominent people sa Kawayan. For example, Governor Eliseo Quirino is the brother of President Quirino, who is a governor who bolstered the tobacco economy in the province. Next is Judge and former Congressman Vicente Llanes. Vicente Llanes was born in Kawayan. Mm-hmm. But due to migration, he migrated to Ilocos Norte and became the congressman. So alam nyo ba yung Patapat Road na magkokonekta sa Ilocos Norte and Cagayan? Okay, yeah. During that time, it was very impossible na butasan ang mountain. Kasi bato yun, yeah, diba? It's very impossible na butasan yung bundok connecting Ilocos Norte and Cagayan. So, what did former Congressman Vicente Llanes did? Ang ginawa niya, because of determination and efforts, talagang pinagawa niya ng tulay. So, that Patapat Road should be credited to Vicente Llanes. Another personality is attorney and former ambassador Aurelio Quintos Quitoriano, who was the ambassador of Hawaii under the late President Quirino. Next is Governor Alejandro Quirolico, is two-term governor, a former military governor during the later part of Japanese occupation, then naging
congressman siya, assemblyman. Okay. Eh, one of our barangays in Poblacion is named after him. Barangay Don Alejandro Quirolico. Mostly Quirol, kasi Quirolico. Quirolico. Yeah, mostly na barangay sa Poblacion sa Kawayan is named after the prominent personalities. It's Don Dimas Quirubin, who is my direct great-grandfather. Yes. Don Lorenzo Quirubin is a relative also, and Governor Alejandro Quirolico is also a relative. Most of the street din sa Kawayan named after personalities. At saka hindi paraming Don eh. Don sa poblasyon mismo, from Don Quirubin, yeah. Don Dimas. Yeah. Who's Dimas? Don Dimas Quirubin is the founder of Kawayan. Ah, yun. Yeah, and my direct great-grandfather. At dito rin nakasaad kung saan ang galing ang Kawayan. At bakit Kawayan ang pinangalan ng municipality ng Kawayan. Nandito rin yun. And then, you also have the Kawayan Chronicle plus, what's this? The Kawayan in the Wars Against the Japanese. Paano mo ito nalaman? Paano mo ito ni-research? Saan mo kinuha ang mga details? Well, masasabi na ating televiewers na it's very impossible to me. A very young boy, yeah, like you. With this age, very impossible. Baka sabihin nila, I just copied, plagiarized. Mm-hmm. But for the information of the body, ni isang libro tungkol sa municipality ng Kawayan, walang naisulat. Most of it, mga one page lang. And most of it, vegan, Ilocos Rulat. So, ang ginawa ko, aside from the ancestral files in our house, aside from the souvenir books, nagkalkal kasi ako I presented the book to the mayor for continuous help and for support, no? Mm-hmm. Ang ginawa ko, nagpa-cultural mapping ako. It was January 2010. Nagpa-cultural mapping ako. I am the initiator and the head of the cultural mapping of Kawayan. Ang ginawa ko, I wrote the questions in a piece of paper and then computerized. Then, with the help and the blessed mayor, pinatawag niya ang buong barangay captains with Dr. Maria Teresa Serre Alquiza, the ABC president. Tinawag niya. Then, I had a meeting to them. Ang sinabi ko, sir and ma'am, ang gagawin ko is cultural mapping. I have a line questions dito about the past and history of Kawayan. Iyon kasi, yung mga questions, pinasagot natin sa mga senior citizens from 65 onwards. So iyon, nagsulat sila about their experiences, yung mga information na alam nila about sa Kawayan na hindi ko alam, na hindi rin alam ng tao. Then after, finally, naisubmit na lahat, no? I sum up everything. And after that, siyempre tinignan ko rin naman the credibility. Oo, kasi yung gusto ko next question dun, how credible are those, yung mga nag-survey ka, yung mga ginawang answers ng mga senior citizens, kung gaano katama yun. Oh. Actually, after that, siyempre inayos ko lahat to, according to ages. For example, American occupation and Japanese occupation and some other informations about Kawayan. So, ang ginawa ko, talagang inayos ko lahat. I sum of everything. Pagkatapos nun, I asked assistance of mayor again and with the help of Governor Chavez. I went to Manila with Mr. Jose Pepito Castro Alvarez. Naging guest nyo na siya dito, yes, si Mr. Yes, Alvarez. Yes, a regular guest dito. Yeah. So kasama ko siya. We went to Manila, particularly National Historical Institute, National Commission for Culture and Arts, National Library of the Philippines, National Archive of the Philippines, the three embassies, the American, the Spanish, and the Japanese embassy. Ang ginawa namin doon, all the informations that I sum up, we finalidate namin. Mm. So sabi, with the help of Mr. Peter Bakata ng NHI, naghanap kami ng information no sa kanilang library, whether archives or not. Talagang pinagtutugma kasi namin eh. And nagtugma naman. Nagtugma naman. And then some of the informations is hindi makita kasi mostly vegan ang usually na lumalabas. So ang ginawa ko, talagang pinag-connect-connect ko kasi on analyzation and with the help of historians like Mr. Alvarez and with the help of Dr. Digna Pilado of UP Diliman History Department, everything was settled. Naayos naman siya. Complete naman ang filing ng bibliography. Lahat kompleto. And another thing is, pinakamalaking tulong sa akin is yung microfilms na nanggaling sa National Library. Ah, nakatis na kuha ko. Pero talking about that, no, like for example, doing the research, cultural mapping ka, may budget yan eh.
aside sa tulong ni Mayor Jeremy Gol at ng Kawayan, sa kapakumuhan ng budget para doon. Siyempre sa ano yun, ni-request lang ng municipal office na sa mga barangay captains na pasulat lang without payment something. Kasi it's my own initiative kasi may plano sa na cultural mapping ata sa Kawayan. But then due to kasi may busy schedule naman ng ating different officials, no? Okay. Sa akin ay na-assign because I'm the initiator, they designated me already to that task already. So ang ginawa, actually in every municipality naman there is still constraint on the funds, yes, no? Of course. Ang ginawa ko kasi Mayor Jeremy, nagbigay si Mayor Jeremy sa akin a certain amount. I think I don't know if nanggaling sa cultural fund ng Kawayan sa Under Tourism Office or MPDC Office. I think nag-abot din siya ng personal na bilang pagtulong sa akin. Yeah, ang ginawa ko, everything is budgeted naman. Hindi ako masyadong gumagastos. Sometimes, kung nagsiserox ako sa amin, yung pagsiserox sa amin, minsan inililibre na nga sa akin. Yeah, kasi na-surprise sila. They were amazed that a young boy like me is doing this very arduous task. Ang next na question ko, Carl, is before we pause for break, ay ano, ito na ba ito? Or ano pa dapat ang kulang natin? At paano ang distribution nito? Paano natin ito may papublish? Well, first and foremost, tumigil muna ang pag sasayos ko sa book. Kasi the fact that I'm still looking for a financer, I mean, the publisher, yung pwedeng tumulong sa pag-publish. Mm-hmm. Next is, may kulang pa sa libro. I mean, kulang is some sketches, kailangan pa ng konting pasada na edit. What about the copyrights? If ever na may mahanap tayong financer as soon as possible, pwedeng pag-uusapan natin kasi the copyrights can be 75% sa akin, 25% dun sa tumulong, or possibly if masyadong mabait naman ang ating publisher, pwedeng mapunta naman sa akin. And after that, kasi ang plano is either 25% hardbound and 75% softbound. Kasi pag hardbound lahat, mahal. Mm-hmm. Pag softbound, tama. Tama lang. So ang gagawin dito, there would be a proper distribution sa schools. Kasi I think there was a time na pinag-usapan namin ni Mayor Jeremy, ata kung hindi ako nagkakamali, and with tourism officer Mr. Kiocho, na magiging special curriculum ata ito sa bawat schools dito in Kawayan. Sa Kawayan lang? In Kawayan, kasi a special curriculum, special analysis, special subject, I think. Kasi Mayor Jeremy wants that the students of the municipal should know this. Kasi one of the platforms of the mayor also is history and culture preservation. Yeah. O sige, Carl, dyan ka muna ha. Sa pagbabalik natin, pag-usapan pa rin natin yan. More of Carl Quintoriano on our final stretch right here at Let's Talk. We'll be back.